Kwentong pambata ng mga Ingles. Ang pulang sapatos. Sa isang maliit na bayan, nakatira ang isang batang babaeng nagngangalang Karen. Nakatira siya sa isang kubo kasama ang kanyang nanay. Mahirap lamang sila Karen. Wala siyang sapatos na sinusuot maliban na lamang sa sapatos na kahoy na ginawa ng kanyang nanay para sa kanya. Matigas ang mga ito at masakit sa kanyang paa. Hindi nagtagal, nagkaroon ng malubhang sakit si nanay. Kaya buong magdamag si Karen sa pag-aalaga dito. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, nakita ni Karen ang isang kahon, isang pares ng pulang sapatos. Nasa gilid lamang ito ng daan. Nagustuhan ni Karen ang sapatos, kaya naisip niyang iuwi ito. Pero hindi natuwa ang kanyang nanay nang makita ang pulang sapatos. Karen, hindi ka dapat basta pumupulot ng gamit sa kalsada. Baka may nagmamay-ari niyan, pag nalakaw ang ginawa mo. Paano kung may naghahanap pala ng pulang sapatos na yan? Eh di dapat po, iningatan nila yung sapatos, nanay. Pasensyahan na lang tayo. Ay, Karen, huwag na mamatigas ang ulo mo, anak. Alam ko mahirap lang tayo at wala tayong pambili na magandang sapatos. Pero hindi yun lisensya para gumawa tayo ng masasamang bagay. Ipangako mo sa akin na hindi mo susuotin ang sapatos na yan. Nalungkot si Karen, pero hindi niya kayang malungkot ang kanyang nanay. Kaya nangako siyang hindi niya susuotin ang pulang sapatos kailanman. Lumipas ang mga araw, pero lagi pa rin naaalala ni Karen ang pulang sapatos. Hindi ako naiintindihan ni nanay. Kung iniwan lang sa kalsada ang sapatos na to, eh di malamang hindi na siya gagamitin ng may-ari. Pagkaraan ng isang linggo, pumanaw ang nanay ni Karen dahil sa sakit nito. Labis na nalungkot si Karen. Pero kakaiba ang sumunod na pangyayari. Sa libing ng kanyang nanay, sinuot niya ang pulang sapatos. Napansin ng lahat ng bisita ang sapatos ni Karen. Pero wala siyang pakialam. Paborito niya ang pulang sapatos. Bigla na lamang isang matandang babae ang dumaan sakay ng kanyang kalesa. Mabait siya at mapagbigay. Nang malaman niyang naulila na si Karen, nagpasya siyang ampunin nito. Ay, kawawang bata. Sumama ka sa akin. Patitirahin kita sa bahay ko at pakakainin na masarap. Para makapag-aral ka rin at magtagumpay balang araw. Teka, ano yung suot mong sapatos? Bakit ka nagpulang sapatos sa libing ng nanay mo? Hindi mo dapat suot yan. Kubarin mo yan. Ayoko nga, paborito ko to at sa akin to. Ay, anak, huwag matigas ang ulo mo. Bibigyan na lang kita ng magandang sapatos na masusuot. Pinilit ng matanda si Karen na hubarin ang pulang sapatos. Nalungkot si Karen nang iniwan niya ang pulang pares ng sapatos. Walang sariling anak ang matandang dalaga. Kaya tinuring niyang parang totoong anak si Karen. Binigyan siya ng sariling kwarto at mga bagong bestida. Binigyan din siya ng bagong pares ng sapatos, pero kulay bughaw ito. Mas gusto pa rin ni Karen ang pulang sapatos. Lagi niya itong iniisip. Bakit ba kasi ayaw nilang ipasuot sa akin ang paborito kong pulang sapatos? Masusuot ko rin iyon balang araw at walang makakapiyos sa akin. Paglipas ng ilang taon, naging dalaga na si Karen. Isang maganda at kaaya-ayang dalaga. Pero kahit dalaga na siya, sobrang tigas pa rin ang kanyang ulo. Sumusuway siya sa lahat ng utos. Ayaw kainin to! Gusto ko ng kanin! Pero masarap naman itong niluto kong tanghalian. Ayaw mo man lang bang tikman ito? Ayoko! Magpapagutom na lang ako! Mahal ng matanda si Karen at ayaw niyang magutom ang dalaga. Binibigay niya ang gusto nito kahit wala na sa katwiran. Paglipas ng panahon, hindi na magkasya ang mga lumang damit at sapatos ni Karen. Napagtanto ng matanda na dapat na silang bumili ng bagong damit at sapatos. Sa pagpasok nila sa bilihan ng sapatos, nakita ni Karen ang isang pares ng pulang sapatos. Ay nako! Ganyan na ganyan yung paborito kong pulang sapatos nung bata pa ako. Gusto ko yan! Ay, pulang sapatos na naman. Karen, ang bilhin mo yung pwede mo magamit araw-araw. Paano kung makikipaglibing tayo?
Hindi pwede magsuot ng pulang sapatos sa patay. At saka, nakakabastos yung ganon. Konti lang ang pera ko at isang pares lang ang kaya kong bilhin. Kung hindi, maglalakad tayo pa uwi. Alam mo namang matanda na ako, kaya hirap na ako maglakad. Pero hindi nakinig si Karen. Gustong gusto pa rin niya ang pulang pares ng sapatos. Wala akong pakialam. Gusto ko to, kaya bibilhin mo to. Kung hindi, maglalakad akong nakayapak habang buhay. Ay, huwag sanang matigas ang ulo mo, anak. Baka pagbayaran mo ito balang araw. Pero hindi pa rin nakinig si Karen. Kaya pinili ng matanda ang pulang sapatos. Bumili na rin siya ng itim na sapatos para sa dalaga. At ngayon, wala na siyang pera. Kaya naglakad na lamang sila pauwi. Sa kanilang paglalakad, nakukuba na sa sakit ang matanda. Pero nagsasayaw pa si Karen kasabay ng hangin habang tumatawa at kumakanta at walang pakialam sa nararamdaman ng matanda. Kinabukasan, may pupuntahang libing ang matanda. Karen, may pupuntahan tayong libing sa kabilang bayan. Pagbihis ka na, pero wag mong susuotin ang pulang sapatos. Pagtitinginan tayo ng mga tao. Pumunta si Karen sa kanyang kwarto at tiningnan ang itim na sapatos. Pero kinuha pa rin niya ang pulang sapatos at sinuot ito. Tinago niya ang paa niya sa kanyang damit para hindi makita ng matanda na suot niya ang pulang sapatos. Habang nakikipaglibing, tinitingnan ng mga tao ang sapatos ni Karen. Pinag-uusapan nila ang dalagang tila walang respeto sa patay. Sinabi nila sa matanda kung anong nangyayari. Nagalit ang matanda kay Karen. Hinila niya ito papalayo hanggang sa lumabas na sila ng sementeryo. Napakatigas ng ulo mo! Ano bang problema mo? Sinabi nang huwag mong suotin ang pulang sapatos dito. Bakit ba ayaw mo makinig? Pero sapatos ko to, susuotin ko to, kahit saan ko gusto. Isang sundalo ang dumaan at nasaksihan niya ang buong pangyayari. Habang patungo sila Karen sa kanilang kalesa, lumapit ang sundalo kay Karen. Lumuhod at bumulong sa kanyang sapatos. Maging sutil ka, tulad ng nagmamayari sa'yo, at sumayaw ka ng sumayaw. Hinawakan ng sundalo ang sapatos ni Karen. Ah, sandali po. Ano pong ginagawa nyo? Tumayo po kayo. Ah, wala naman. Nabighani lang ako sa pula mong sapatos na pangsayaw. Magaling ka sigurong sumayaw, Binibini. Natuwa si Karen. Gusto niyang patunayan sa sundalo na magaling nga siyang sumayaw. Nagsimula siyang magsayaw bago sumakay sa kalesa kasama ng matanda. Pero... Ay! Naka po! Bakit hindi ako humihinto? Ayaw tumigil lang pa ako. Anong nangyayari sa akin? Aba, Karen! Anong ginagawa mo? Bumalik ka nga dito! Pero papalayo na ng papalayo si Karen. Hindi nakikinig sa kanya ang pulang sapatos. Matigas na rin ang ulo nito. Nakarating si Karen sa gubat at hanggang sa kabundukan. Buong magdamag siyang nagsasayaw. Masakit na ang mga paa ni Karen. Pati na rin ang likod niya. Ni hindi siya makakain o makatulog. Gusto na niyang umuwi at mahiga sa kanyang kama. At higit sa lahat, gusto na niyang makasama ang matandang babae. Pero hindi pa rin tumitigil ang sapatos. Patuloy pa rin siya sa pagsasayaw. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Pagod na ako. Pero walang makarinig sa kanyang saklolo. Takot na takot si Karen. Dinala siya ng sapatos sa matitinik na halaman. At puno na ng sugat ang kanyang paa. Hanggang sa natanggal na rin sa wakas ang sapatos. Pero hindi pa rin humihinto ang pulang sapatos sa pagsasayaw. Puro sugat na ang paa ni Karen. Hindi na niya kayang tumayo kung walang tungkod. Ang sakit na ng binti ko. Gusto ko nang umuwi. Sa wakas, nakarating din si Karen sa kanilang bahay. Pero sumusunod sa kanya ang pulang sapatos. Tuwang-tuwa ang matanda nang makita si Karen. Pinakain niya ito at pinagpahinga. Kinabukasan, gusto sanang pumunta ni Karen sa palengke. Pero pagbukas niya ng pinto, naroon ang pulang sapatos at naghihintay sa kanya. Sumasayaw pa rin ang mga ito kaya hindi makalabas ng pinto si Karen. Nagulat si Karen, pati na rin ang matanda. Nagulat sila sa nagsasayaw na sapatos.
na pagtanto ng dalaga na kasalanan niya ang lahat. Dapat naging masunurin ako at hindi matigas ang ulo. Kaya ganun din ang sapatos ko. Hindi tuloy ako makaalis ng bahay para pumunta sa eskwela, sa palengke o sa kahit na anong lugar. Nagsisisi na ako. Pero anong gagawin ko ngayon? Ay, iha. Bakit hindi mo ipagdasal na mawala ang pulang sapatos? Kung talagang nagsisisi ka sa ginawa mo, tiyak na mapapakinggan ang panalangin mo. Simula noon, nagdadasal na si Karen araw at gabi. Nang buksan niya ang mga mata, nagulat siya nang makita ang sundalong nakita niya nung nakaraan. Iha, mabutit natutunan mo ang iyong kamalian. Kung mawawala na ang katigasan ng iyong ulo, ganun din ang pulang sapatos. Pagkasabi nun, nawala ng parang bulang sundalo, pati na rin ang pulang sapatos. Masaya at mapayapa na ang buhay ni Karen at ng matanda. Nagsimulang mag-aral si Karen ng mabuti at hindi na kailanman hinanap ang pulang sapatos. Huwag matigas ang ulo, mga bata! Baka pagsisihan nyo ito balang araw.